Magsusolve tayo ngayon ng screw type elbow na siyang madalas din gamitin sa ating project, ano, ang paggamit ng mga screw type na joints. So makikita natin ito sa ating screen ng isang elbow, at bawat elbow ay meron yung corresponding na thread deep penetration na tinatawag, na kailangan ay siyang susundin natin upang maganda ang pagka-fit ng ating mga nipple or mga connection na may thread sa ating mga threaded elbows at mga tees. So ngayon ay mag-example tayo. Bagong lahat, meron dito tayong table kung saan ay makikita natin na thread depth penetration depende sa NPS o nominal pipe size ng isang piping. So dito makikita mo yung iba't ibang NPS at ang corresponding thread depth penetration niya, depende sa diameter ng ating mga tubo. Magbibigay tayo dito ng example, ano, kung hanapin natin ang spool length or yung kailangan nating putulin na tubo para sa given na example, na ang given ay may travel na 1,400 millimeter at ang tubo natin ay 4 inches diameter na mayroong 90 degrees sa standard threaded elbow, at ang pinapahanap sa atin ay ang haba ng spool. So from the table makukuha natin na sa 4 inches diameter table nominal pipe size ang TDP niya or threaded deep penetration na is 32 millimeter, at ang kanyang take off naman, na kasi sa ating formula para makuha natin ang true length ay makikita natin sa diagram na true length or spool length is equal to the travel minus take off and plus the TDP, or kung ilalagay natin sa parenthesis sa true length is equal to travel na given minus take off and minus TDP. So ngayon hanapin muna natin ang kung ano ang take off niya sa 4 inches diameter na pipe. From the table, makikita din natin na ang constant isang 4 inches nominal pipe size is 38.1. So, isa-substitute lang natin ang formula na para makuha natin ang take-off niya. 4 inches times 38.1 is equivalent to 152.4 millimeter. At ang 3... TDP niya na 32 millimeter also from the table. So pag isa-substitute na natin to sa ating original formula ay makukuha natin na true length na 1,400 minus parenthesis 152.4 minus ni 32 millimeter na TDP para makuha natin ang kanyang true length na 1,280 millimeter. Yan ang true length ng ating spool ang base sa given na mga example. Meron tayo dito nga example number 2 na ang given ay dalawang 90 degrees na SDE or screw thread elbow
6 inches diameter at ang kanyang travel ay 5,000 millimeter. Ang required sa atin ay ang kanyang true length o spool na ating kakat. Ano. So, simulan natin ang solution. Ang given sa atin ay travel sa 5,000 millimeter. Ang diameter ng pipe is 6 inches. So, kukunin natin ang kanyang thread definite ratio o TDP na from the table ay makikita natin sa 38 millimeter at ang kanyang constant o K constant same lang sila ng K ng butt weld at saka yung screw threaded elbow, parehas lang yung mga constant nila na 38.1 millimeter. So by substitution sa ating formula on how to get the take off of the elbow, take off is equal to NPS or the numeral 5 size times the constant K. So by substitution na makukuha natin ang take off na 38.1 times 6 at ang kanyang take off is 228.6. ang kanyang TDP na makukuha rin natin sa table from 6 inches diameter nominal pipe size, makikita natin sa table na ang kanyang TDP is 38 millimeter. So by substitution sa ating original formula na true length, base ito sa ating diagram, ang true length ay equal to the travel minus the to take off, bali babawas natin ang take off sa travel at yung i-add natin yung dalawang TDP na makikita natin dalawa yung threaded niya na dalawang elbow kasi ang ginamit. So by substitution we have 5,000 minus 2 parenthesis sa 2 times sa 228.6 na yan ang kanyang take off, dalawang take off kasi dalawa yung elbow, minus 2 times 38 na yan ang 38, yan yung kanyang TDP. So by simplifying, 5,000 minus 2 times 190.6 and 5,000 minus 381.2. So pag sinimplify na natin, makukuha na natin ang kanyang true length na 4,619 millimeter. Yan ang kanyang spool length na kailangan natin ikat base sa mga given na given na pipe sizes at travel na distance. So yan lang laman po ating vlog ngayong araw at sana na may nakuha rin kayong mga idea about sa pipe cutting, pipe spooling calculation. At huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe at i-share ang ating video upang mas marami pang matuto about sa mga pipe calculation. At maraming salamat po muli at magandang araw sa lahat.